Tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Kung ito ay tab or cellphone, buksan natin ito sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verses 21 to 33. Actually, verses 22 tayo, pero gusto kong kunin yung 21 bilang paalala sa ating nakaraang pag-aaral. Ang sabi po sa verse 21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit, kung paanong ang Iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating Iglesia na walang batik, walang kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito. Gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako'y nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Itong salita ng Panginoon, tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal ka at makapangyarihan, dalangin namin, Ama, na bigyan niyo kami ng liwanag ng kaunawaan tungkol po sa isang sagradong relasyong ito na iyo pong itinatag. At nawa makita namin na kahit kami binata o dalaga, sila ay binata at dalaga, eh kailangan din namin itong unawain sapagkat dito nakasalalay ang aming relasyon kay Kristo bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So noong December, last week, nung kami magpa-booster ni Mama dyan sa Bacoor Coliseum, pagkatapos naming ma-injeksyonan, may nakasama kami sa upuan na isang lalaki na medyo maingay at siya ay talagang mabuka, maraming mga sinasabi at may kasamang pagyayabang. At sinasabi niya na alam niya ang tungkol sa Diyos, alam niya ang mga bagay tungkol sa Diyos, kaya alam niya na lahat ng tao, lahat ng namatay sa COVID, anuman ang kanyang paniniwala ay papuntang langit. So doon ko naisip na ang langit ay isang usapin ng lahat ng tao, anuman ang kanyang relihiyon. At ang langit, ito ay naging opyo ng lahat ng tao, lalo na doon sa mga taong naghihirap, nawawala ng pag-asa, ang pag-asa niya ay langit. Doon sa may mga karamdaman, doon sa mga naghihingalo, ang bigay niya ng kapayapaan ng kanyang isipan ay langit. Lahat po ay langit. Opyo ng lahat ng tao ang langit. Hinahanap ang langit at inaasahan na darating sila doon sa langit. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na ang langit ay maaring makita natin sa loob ng tahanan. At yan ang ating paksa ngayong umaga, langit sa inyong tahanan. Napakamahalaga po na dapat natin itong malaman. Sa ating pagpapatuloy, natalakay natin ang aklat ng Ephesians, at nagsimula tayo sa chapter 1 hanggang chapter 5. Alam natin ng aklat ng Ephesians, ito po ay isang aklat para sa mga mananampalataya.
Nagsimula tayo sa ating kasalanan, tinubos tayo ng Diyos, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, at ang ating pagiging mananampalataya ay nagsimula pa bago pa magsimula ang sanlibutan. Yan ay mababasa natin, chapter 1, chapter 3. At pagdating sa chapter 4, tayo po bilang mga Kristiyano dapat lumakad bilang isang totoong mga Kristiyano na handa po sa kalangitan. Now, maaari nating sabihin handa sa kalangitan sapagkat bawat Kristiyano ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos mismo ay nasa bawat puso ng bawat mananampalataya. Kaya pagdating po sa chapter 4 hanggang chapter 6, tumatalaka ito sa pamumuhay ng mga Kristiyano na makalangit habang sila'y naririto pa sa lupa. At ang pamumuhay na yan ay ating tinalakay ang Christian living pagdating po sa pagpapala ng pagkakaisa. Diyan natin makikita ang blessings ng unity ng mga Kristiyano. Tinalakay natin ang blessing of unity o magkasamang lumakad sa unity at pagkakaisang lumakad sa katotohanan at kabanalan. Yun yung paglakad. Pero pagdating po sa pagkakaisang lumakad sa katotohanan at kabanalan, tinalakay din natin na tatlong bahagi. Una, ito yung pagkakaisang lumakad tayo sa pag-ibig. Ikalawa, pagkakaisang lumakad sa liwanag. At ngayon, ikatlo, pagkakaisang lumakad sa pagpapasakop. Kaya nga, ang verse 21, nagsasaad sa atin, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Hindi lamang ito sa mag-asawa, kundi sa bawat tao, binata man o dalaga, dahil kay Kristo. Now, talakayin natin ang mga bahaging ito, mayroong tatlong bahagi. Una, ang pagpapasakop ng babae sa lalaki, yung misis at sa kanyang husband. Ikalawa, atin ding titignan ang pagpapasakop ng mga anak sa magulang. At pangatlo, pagpapasakop ng mga empleyado sa kanilang mga amo, sa mga alipin at sa kanilang Panginoon. At ang tatalakayin natin ngayon ay may kaugnayan, submission sa loob ng pag-aasawa. So nabasa natin ang Ephesians chapter 5 verse 21 hanggang 33 at pinamagatan nating langit sa inyong tahanan. Sapagkat, gaya na sinabi ko, bawat isa na Kristiyano ay tahanan ng Espiritu. At kung ito ang bumubuo ng isang pamilya, langit po talaga sa loob ng tahanan. Langit po talaga sa loob ng tahanan. Ang bahay ay nagiging tahanan, hindi porke magandang bahay mo, tahanan na yan, kundi ang bahay nagiging tahanan kapag ka mayroong pagkakasundo, mayroong harmony sa loob ng pamilya. Mananampalataya man ang mga anak o hindi, ay talagang mayroong pagkakaisa, may paggalang sa mga magulang sa kanilang paniniwala. So ang bahay ay nagiging tahanan kung bawat isa ay nagkakaisa, nagkakasundo, wala pong away. Kaya nga ang tahanan o ang bahay ay nagiging pinakamataas na patotoo sa ibabaw ng mundo. Sapagkat hindi mababagong ating bansa kung wala pong pagbabago sa loob ng pamilya. Ang pamilya po ang pinakaugat ng lahat ng pagbabago ng ating komunidad, ng ating village, ng ating lahat hanggang sa buong bansa. Kaya napakalaga po na itong pinakamagandang patotoo sa ibabaw ng mundo na ang tahanan ay mayroong langit at ang langit ay nasa tahanan. Now, naalala ko yung awit ni Dionne Warwick. No, na siyang umawit ng A House is Not a Home. At ito'y sinulat ng grupo po ni Bart Bacharach, yung bang orkestra, para kanilang igawing background sa palabas na the same title, A House is Not a Home. Sana kung makapanood kayo noon, makikita nyo ang ibig kong sabihin, no? A house is not a home. Now, ginawang awit ito at gusto kong basahin yung awit nito na simula noong 1964. Ganito ang lyrics na isang dalawang stanza lang. Ang sabi sa lyrics, a chair is not a chair. A chair is still a chair
even when there is no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home, when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. So, mayroong talagang harmony sa loob. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home, when the two of us are far apart, and one of us has a broken heart. Kaya nga, isang tahanan, hindi magiging, isang bahay, hindi magiging tahanan kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pagkakaisa, walang harmony. Kaya ang bahay ay isang pinakamataas at pinakamabuting patotoo sa ibabaw ng mundo na dapat ma-develop ng bawat Kristiyano. Na ngayong hapon, unahin natin ang pagkakaroon ng langit sa tahanan sa relasyon ng mag-asawa. Sapagkat diyan magsisimula ang magandang relasyon sa mag-asawa. So tingnan natin ito sa tatlong bahagi. Una, ayon sa verses 22 to 24, langit ay nakikita una sa pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Langit ay nakikita sa pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Na hindi lamang ito sa pamilya, dapat lahat ng kababaihan mayroong pagpapasakop sa kalalakihan. Ganito ang sabi, verse 22 to 24. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit, kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Na ano napapansin ninyo? Yung pong mag-asawa, ikinukumpara po sa relasyon ni Kristo at iglesia. Kaya hindi maaaring maliitin lamang ang pag-aasawa. Hindi pwedeng sabihin, kapirasong papi lang yan. Sapagkat itinatag ng Diyos ang marriage, sapagkat ito ang actual picture ng pag-aasawa ng iglesia at ni Kristo. Kaya kung sira ang pamilya, sila ang mag-asawa, wala kang magandang relasyon kay Kristo. Ngayon, kung magandang relasyon ng mag-asawa, sila ay nakikita lamang sa tamang relasyon kay Kristo. Ay napakalaga po ang pag-asawa, hindi ito basta o joke lang ng damdamin. Ito'y pinagplanuhan. At ang plano dapat ay nakabatay sa kanilang relasyon kay Kristo. Handa ka na ba mag-asawa? O live-in lang? Hindi po pwedeng live-in. That is fornication. Yan ay isang kasalanan. So makikita natin dito, submission of the wife to their husbands. Ito ang pinakadahilan ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Ang lalaki ang ulo ng asawa. Tanda natin, hindi ang babae ang ulo ng mag-asawa, kundi ang lalaki ang siyang ulo. Alam natin, nababaliktad ito ngayon sapagkat may katwiran, kung nagagawa ng lalaki yan, kaya ko rin gawin yan. Pantay lang tayo. Mamaya po malalaman natin kung bakit pantay lamang ang lalaki at babae. Yun yung sabi sa verse 23. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan. Na kung ating babaguhin po ang order na ito, ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 8 o chapter 3 verse 4 or 8, na sabi roon, sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos o sa disenyo ng Panginoon. Hindi pwedeng baguhin yan. Ang ating pong design na disenyo ng pag-asawa ay from creation. Design na creation. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Hindi pwedeng ulitin yung creation. So dapat, lalaki ang ulo at ang babae ang siyang
ikalawa ng lalaki. Yun pong dahilan kung bakit kailangan magpasakop ang babae sa lalaki sapagkat ang lalaki ang siyang may ang siyang ulo. So may pagkukumpara rito. Ang iglesia din naman, tayo ay dapat magpasakop kay Kristo. Hindi pwedeng ang iglesia ang siyang sumakop kay Kristo. Dapat si Kristo ang siyang ulo ng iglesia. Anumang sinabi ni Kristo sa salita niya, ay dapat sundin ito, igalang ito, ipamuhay ito ng iglesia. Diyan po, kinumpara yung order eh. Kaya hindi natin pwedeng baliktarin yun pagdating sa aktual na pag-aasawa. Kahit na malakas ang babae, malaki ang kanyang kita, sweldo kaysa sa kanyang asawa, eh dapat magpasakop pa rin siya para yung asawa niya hindi mapaya kundi lalong lumakas. Na itatatag yung pagkahinaan ng lalaki sa pamagitan ng kalakasan ng babae na submitted siya roon sa order na ito. Hindi pwedeng baliktarin yan. So, submission sa Griego po, alam niyo po yung Griego, yung Salteng Greek, yun pong pinagmulan ng ating Bible sa New Testament, wala pong pagkakamali yan. Kaya dapat unawain natin, bigyan natin ng unawa, pagdating sa Griego, yung submission po, ay isang salita, pero compound. Dalawa pong ano to, kahulugan, dalawang bahagi. Ang Greek word niyan ay huputaso. Now, hupo tsaka taso. Yung taso po, ibig sabihin niyan, ay ito isang military term. Ginagamit ito sa military. Na kapag ang isang tao handa na para sa gera, siya po'y nakabihis militar. Handang-handa siya upang ibigay niya ang kanyang sarili sa kanyang commander sa gera. Yung hupo naman, ibig sabihin ng hupo, sa ilalim. Kasunod. Beneath or under. So, ibig sabihin, ang isang dalaga, isang babae, tulad ng isang sundalo, nabihis siya, handa na siyang ipasakop ang kanyang paglilingkod sa asawa. Huputaso. Yung pong ibig sabihin nun, siya po'y nasa ilalim. Kaya nga, yung pong pagpapasakop ng babae, hindi po ito dahil utos lang ng lalaki, kundi ito ay voluntaryo niyang gagawin na siya'y magpapasakop sa kanyang mister dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Nakuha nyo? Hindi po lamang basta magpapasakop dahil yun ang dapat. Magpapasakop ka voluntarily dahil ikay sumusunod sa utos ng Panginoon. So, yung po yung submission, karamihan po sa mga babae ngayon, sa ating panahon, yung woman's lib, you know, sabi nila, submission to their husband, ito po isang weakness, kahinaan, o di ka, kababang uri ng isang babae. Hindi po yun weakness. At hindi rin kababang uri ang isang babae sapagkat sa simula pa lamang, lalaki at babae, kapwang nilikha ng Diyos. Pantayan. Parehong nilikha. At ilang balikan yun, Genesis 1:27. Ang sabi sa Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang, lalaki at babae. Pero pansinin natin, kapwa sila nilalang ng Diyos, parehong may larawan ng Diyos. Ngunit magkaiba po ng panahon. May nauna, may kasunod. May nauna, may nakasunod, may sumunod. So, lahat ay pantay na nilikha. Lahat ay may larawan ng Diyos. Ngayon, pagdating sa ang tao, ang lalaki at babae ay naging Kristiyano, no? Pag sila ay naging Kristiyano, tinanggap nila si Kristo, anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Ang lahat ng nakay Kristo ay isang bagong nilalang. New creation. Bagong nilalang. At pag sinabing bagong nilalang, anong sabi sa Galatians chapter 3 verse 28? Ganito ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 28. Walang Hudyo, walang Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus.
Pagdating po sa kaligtasan natin, pagdating po sa pagkalikha sa atin, baging sa ating new creation, pantay po tayo sa Diyos. Wala pong lamang, walang under. Subanglit, lahat tayo, babae at lalaki, inilagay ng Diyos sa magkakaibang posisyon at autoridad. Yun kagandahan ng Diyos. Because God is a God of order. In order niya na ang lalaki ang siyang magiging ulo at ang babae ay magiging ikalawa or under. No? Ibig sabihin, voluntarily na mag-submit sa kanyang misis. Hindi po sama ng loob yung pag-submit ng lalaki. Kundi mahal na mahal niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Kahit ng kanyang asawa, walang pinag-aralan. Kahit ng kanyang asawa, ay walang sinabi. Ang babae po na Kristiyano, pantay sa Diyos, ngunit inilagay sa magkaibang posisyon at autoridad. So, ang pahiwatig nito, ang pagpapasakop ng babae sa lalaki ay dapat tignan sa pagtalima kay Kristo. Masunurin lang kasi ang babae at talagang mahal niya ang Panginoong sundin ang kalooban ni Kristo. At hindi siya dahil kinakawawa siya ng lalaki, sumunod ka sa akin, akong ulo! Kung ikaw naman, sabihin ng mister mo, bumili ka ng alak! Lasim, bumili! Palay ko na siguro may pag-uusapan na yon. Pero kung sa iyong pagpapasakop dahil mister mo siya, paglilingkuran mo siya, dahil yun ang gusto mong mangyari na sundin ang kalooban ng Panginoon, yun po yung tama. Yun ang tama. So, tignan natin sa kanyang pagiging obedient kay Christ. Kaya niya, ganun ang kanyang submission sa kanyang mister. Natanda natin, huwag natin kalimutan, ihiwalay palagi rito ang relasyon ni Kristo sa iglesia. Ang sabi sa 23:24, basahin natin. Sapagkat ang asawang lalaki at ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, natignan nyo, na siya ang tagapagligtas ng katawan, subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Kung paano raw na si Kristo ang nagligtas ng iglesia, at dahil dyan, ang iglesia nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mister. So, ang pagiging ulo, ibig sabihin, leadership. Leadership. Kasama ng leadership ay isang pananagutan. Hindi porki ulo ka ng asawa mo, ikaw ay leader. Eh, kailangan matuwa ka na. May taga-hugas ng paa mo, may taga-abot ng tsinelas, may taga-bihis, may taga... Well, ginagawa ng mapagmahal na asawa yan. Pero tignan natin din yung submission niya. Na? Submission. Ginagawa yun dahil Kristiyano. At ang lalaki, hindi porke nagpa-submit ang kanyang misis, eh wala na siyang pananagutan. Mas malaki ang pananagutan ng lalaki. Sapagkat ang sabi rito, kung paanong si Kristo iniligtas niya o tagapagligtas na iglesia, dapat ang lalaki rin ay magiging tagapagligtas ng kanyang asawa. Kaya sa leadership, kaakibat nito ang mabigat na pananagutan. Kaya ang husband po ay may pananagutan. Marami pong mga misis na papariwara at maraming mga misis na nauuna sa desisyon ng kanilang mister dahil ito'y kulang ng asawa. Gaya ng aral natin kanina, maraming mga miyembro ng iglesia na makasanlibutan ang kanilang ugalit, pamumuhay, lifestyle, dahil ang pastor nagpapabaya. Ganon din. Kung makikita natin ang mga misis na masyadong mataas ang kanilang tingin sa kanilang sarili, hindi dahil sa kanilang kasalanan, bagamat mayroon silang bahagi sa kasalanan yun, pero ang kulang talaga ay ang kanilang husband, kanilang mister. Sapagkat ang mister, pananagutan niya, iligtas niya ang kanyang asawa sa kahihiyan, sa kasamaan, sa mga reproach, kahihiyan, kapintasan. Now, yung po yung
tanda na ang tahanan ay may nandiyan ang langit kapag ka ang misis ay nagpapasakop sa mister. Ngunit hindi yun kabuuan. Dapat, upang makita natin na ang tahanan ay may langit, dahil ang mister ay nagpapakaalipin sa asawa niyang babae. Alipin po, sapagkat yan po ang Greek talaga, dito sa ating Bible, loving his wife, pagmamahal. Pero sa original po niyan, agapao. Ibig sabihin, pagsakripisyo. Nabasahin natin, verse 25 to 31. Ganito ang sabi. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. Tignan nyo. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. Tanda natin, si Kristo nagmahal sa iglesia. Now, kung magtatanong ako sa inyo paano minahal ni Kristo ang iglesia, alam ko ang sasagot nyo. Binuwis niya ang kanyang buhay sa krus para tubusin ang kasalanan ng bawat bahagi ng iglesia. Right? Ganun po, nagmahal si Kristo. At ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita upang kanyang may harap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia. Nakita niyo, kung ang iglesia ay nalilinis at nagiging mapagpasakop kay Kristo, yan ay para sa kapurihan ni Kristo. Ganon din ang kababaihan, kapag ang kababaihan napapabanal dahil sa pangungulo ng kanyang mister, yan po'y kaluwalhatian ng mister. Tanda, isang example lang. Pagka mister niya pumasok sa opisina, kulubot lahat ang kanyang baro, pati pantalon, sino ang sisisihin sa isipan ng mga tao na nakikita? Misis, natural. Nakita niya, kapurihan ni mister ang misis kung ang misis ay gumaganap sa pagsunod niya kay Kristo. So, tingnan natin. Verse 7, upang kanyang mahirap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot at anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin. Ito na po. Ito na yung pananagutan ng lalaki. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa. Gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang anumang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito. Gaya naman ni Kristo sa iglesia. Wow, ganun na lang ang pag-iingat ni Kristo sa atin. Mga tayo mga pasaway, pero nakahanda siya maglinis sa atin sa pamagitan ng ating confession, right? Kung tayo maamin, He will cleanse us. He is just and holy to cleanse us. Sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inalagaan at iningatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Oy! Mga mag-asawa, bakit nandiyan pa kayo? Nakatipon pa kayo sa inyong mga magulang. Kung Kristiyano ka, dapat hiwalay ka na dyan. Yan ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang makisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Maraming Kristiyano ngayon na umaasa pa rin sa magulang. Mag-asawa, doon pa rin nakisukob sa mga magulang. Bakit? Aba, hindi po makapamuhay na hari yung mister dahil mayroong magulang na sasapaw. Hindi rin makapagpamuhay yung babae na reyna ng tahanan dahil pangungunahan siya ng kanyang nanay, ng biyanan. So ngayon, tingnan natin. Dito po, ayon sa verse 25 hanggang 31, langit ay nakikita sa ikalawa. At ito ay ang pagkaalipin ng lalaki sa babae. Ang kanyang paglilingkod sa babae.
Saan nakuha natin yung paglilingkod? Ang utos po dyan sa verse 25, mga lalaki, love your wife. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Yung salitang mahalin, mahal ko naman eh. Nilalamdamin ang panel natin. Yung gwapa ng asawa, bisag tiguang na, gwapa lang yapon. Minsan, yun ang ating alam nating mahalin. Pero kung titignan natin ang original na pagkakasabi niyan sa Griego is agapao, hindi agape. No, agapao. Ibig sabihin niyan, damhin, ipakita, itaas, buong tapat na kalooban. Ibig sabihin, itaas mo ang iyong asawa, damhin mo ang iyong pagmamahal, at may katapatang paglingkuran. Okay. Now, para maunawaan natin, sa Bible po, mayroong apat na klase ng pag-ibig. At karamihan, lahat ng tao nagsasabi, God is love, hindi nila naunawaan. Anong klaseng love? Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Agape. Okay, ano ba yung agape na pag-ibig ng Diyos? Kaiba doon sa pag-ibig ng tao. Okay. Hindi mo mapaliwanag, pero dapat nating malaman. Sapagkat, yung pag-ibig natin na sinasabing, I love God, at the same time, makita mo aso, oh, how I love my dog. Ibig sabihin, yung pag-ibig mo sa aso mo, pareho lang ang pag-ibig mo sa Diyos. Sweetheart, I love you the same as I love your cat. Mahal mo asawa mo kasi pareho lang ng pagmamahal sa pusa. Teka mo na, Christian, unawain natin. Ano yung apat na klase na pag-ibig? Sa Greek po, mayroong apat na mukha ng pag-ibig. Unang-una, eros. Pag sinabing eros, mga kapatid, yun ay erotic love. Ibig sabihin, sexual attraction. Do you think na ang Diyos, ganun ang pag-ibig niya sa iyo? Ha? Sa palagay mo, erotic ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? You're wrong. Kaya mali mo sabihin, God is love. Anong klaseng love? Tulad ng erotic love between opposite sex. Now, alam natin, love is a gift from God. At yan ay dapat ma-enjoy na mag-asawa. Pero pag yan ay ginawa sa walahiwalay sa pag-asawa, kasalanan yan. Hindi tama yan. So, hindi tayo ganun inibig ng Diyos. Ikalawa, yung tinatawag na philia. Philia love. Ibig sabihin, ito yung friendly affection. Mayroon kang iniibig na kaibigan. Gusto mo siyang kausap palagi, gusto mo siyang kaakbay palagi, holding hands palagi. Sa Saudi po, ang mga magkasamang trabahante, kami mga trabahante, driver, kami nagmamahalan bilang magkababayan. Kaya minsan, pag nagpunta kami sa downtown, lang pagka-Biyernes, holding hands kami, naglalakad. Ngayon, dito, tignan mo ang mga tao ritong lalaki sa lalaki nag-holding hands. Anong tingin mo doon? Yan ang tinatawag na friendly affection. Kaya mayroong pag-ibig sa kapwa lalaki sa lalaki. At mayroong nag-iibigan babae sa babae. Philia yan. Philia. Ganun kaya ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ha? Hindi po. Pangatlo, ay yung tinatawag storge. Ang storge naman, tulad ng philia. Kaso lang storge po, itong pag-ibig na wala pong physical affection. Ang lalaki sa lalaki, na-attract yan sila sa ganda eh. Sa ano yung nakikita nila. At sasabihin lang, God is love, so we love each other. You're wrong. Kasalanan yan. Hindi yung pag-ibig ng Diyos. Kasuklam-suklam sa Diyos,
na ikaw lalaki iibig sa kapwa lalaki. Kung friendly, that's okay. Pero kung mayroon ng sexual relationship, that is wrong. Hindi yan pinahintulot ng Diyos. Kaya dapat nating malaman anong totoong pag-ibig. So nakita natin, yan ay philia, dinestorge. Ito'y tulad din ng wala tong physical attraction, yung istorge. Tulad sa family, pag-ibig ng pamilya. Hindi mo iibigin ang iyong kapatid dahil ang ganda-ganda ng kapatid ko, kailan ibig. Hindi. Kundi family. Pamilya. Kaya nga, dito po, pwedeng ibigin yung pusa. Pwedeng ibigin ang kalabaw. Ang parot. Yan bang pag-ibig ng Diyos sa atin? At yung bang pag-ibig na ibibigay natin sa Diyos? Mali po tayo. Kaya dapat i-define natin ano yung pag-ibig na katanggap-tanggap sa Diyos. Lahat ito katanggap-tanggap sa Diyos, pero may kanya-kanyang lugar. Hindi natin gamitin sa pag-ibig sa Diyos. At ang mag-asawa, ang lalaki, dapat yung pag-ibig ng Diyos ang iibig niya rito sa kanyang asawa. Hindi po eros. Hindi po philia. Hindi po istorge lang. But God kind of love. Ano yon? Agape. Yan po yung pag-ibig. Agape. Pag sinabi pong agape, hindi ito damdamin. Hindi ito emosyon. Hindi ka na-attract yung pag-ibig ng Diyos. Hindi na-attract ang Diyos sa'yo para iligtas ka. Hindi, wala nakita ang Diyos sa'yo na maganda kaya ka ikaw ay ililigtas, kamamatayan ka. Dahil kung ganyan ang tingin natin sa pag-ibig ng Diyos, eh, mababang klaseng Diyos siya. Ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay motivated by action. Hindi damdamin, kundi pagsakripisyo. Sa isang salita, sa buong Bible, makikita mo na minsan lang tinatalakay ang God's love. Kadalasan, righteousness. God is righteous. God is righteous. Why? Yun ang pag-ibig niya. Sapagkat yung pag-ibig niya, gumagawa po. Nagsasakripisyo. Tumutulong, gumagawa. Compassionate. Talaga, kahit ano pang klase kang tao, talagang ang Diyos ay righteous. Pag ikaw pinarusahan, still God is righteous. Kapag ikaw nasa impyerno, napunta sa impyerno, God is righteous. Hindi siya maaaring magkamali. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng magkamali. Niminsan, wala pong damdamin, kundi motivated by His righteousness. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos, nung tayo po ay naligtas, taglay natin ang eros, taglay natin ang philia, taglay natin ang storge, pero mangingibabaw sa atin ang agape. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 5:5. Ang sabi sa Romans 5:5, hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, His righteousness, ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Saan daw? Ano daw ang ginawa ng pag-ibig ng Diyos? Ibinuo sa atin nung tayo po'y maging Kristiyano. Kaya taglay natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano yun? Katuwiran ng Diyos. Kaya nga bilang husband, bilang mister, hindi mo ibigin ang iyong asawa dahil mayroong damdamin ka lamang, kundi gawin mo siyang matuwid sa iyong katuwiran. Gawan mo siya, paglingkuran mo siya. So, ibig sabihin ng pag-ibig dito, mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa. Ibig sabihin, mga lalaki, magsakripisyo kayo, maglingkod kayo, magpakaalipin kayo sa inyong asawa. Gaya ng inyong asawa na siya namang nagpapasakop sa inyo. Iba't napaganda na unawaan natin ngayon yung anong pag-ibig ng Diyos. So hindi tayo magkakamali. Pagka tumitingin ng babae at na-attract ka sa beauty niya, that is not God's love if you're a Christian. That is eros. Na-attract ka sa kanyang kagandahan. At kung na-attract ka sa kalalaki, mga kapatid, piliya yan. Brotherly love.
Pero lumalakpo sa brotherly love, friendly love. Alam natin, yan ang kamuian ng Panginoon sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang 26, na pinagpalit ng mga kalalakihan ang kanilang pagiging lalaki dahil nakumatol sila sa kapwa lalaki. May kasalanan po yan. So, paano tayo inibig ng Diyos? Pag sinabing paano tayo inibig ng Diyos, mga kapatid, alam mo yung tense niyan is aorist active indicative, meaning to say, simula nung mahalin ka ng Diyos, mamahalin ka niya hanggang katapusan. Righteous ang pag-ibig ng Diyos. Righteous. Hindi po nagbabago, hindi nagkakamali. Pero ang tao, pag nawala na ang attraction niya sa atin, wala na. Iiwanan niya na. Kaya marami ng winasak na tahanan dahil sa maling pag-akala. Kaya mong lalaki at babae na hindi magkahiwalay, what kind of love is that? Silosong lalaki na gusto niya laging katabi, laging holding hands, anong klaseng pag-ibig? Is that God's love? No, ang totoong God's love, nagsasakripisyo kahit hindi sila nakikita. Dahil sila naniniwala na sila'y para sa isa't isa. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos sa atin kay Kristo nakatuon sa atin. At dahil nakatuon sa atin, handa niyang ibigay ang kanyang buhay, pagsakripisyo. Hindi damdamin, kundi pagsakripisyo ng kanyang sarili. Anong klase ka mang tao? Walang batayan sa atin na tayo'y kaibig-ibig sa Diyos. Sa katotohanan, tayo po ay kalunos-lunos sapagkat tayo ay nakatakda sa impyerno. And yet, God sent His Son to die for you. Nagsakripisyo siya. Kaya kung maunawaan natin ang katulad ng 1 John chapter 4 verse 8, ganito ang sabi, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Now, ang hindi umiibig tulad ng pag-ibig ng Diyos, hindi siya nakakilala sa Diyos. Bakit? Yung tao pong umiibig sa Diyos, nagsasakripisyo yan sa Diyos. Hindi kailangan sa damdamin, wala akong gana ngayon, wala akong kailangan, hindi ko bibigay yung nasa bulsa. No, wala pong anumang dahilan, walang kiling, kundi binibigay niya talaga because He loved God. At ang pag-ibig niya, ibinuhos ng Diyos sa kanyang puso nung siya maging Kristiyano. Kaya nga, tayo'y nilinis ng Diyos sa ating karumihan, kasalanan, because He sent His Son. For God so loved the world, He gave His Son. For God so righteous, that's why He gave His Son. Kaya ang sabi po sa verse 23, sapagat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas. Kaya nga, 25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa. So, naintindihan natin kung anong pagmamahal natin sa asawa natin as a Christian? Well, dahil tayo po ay nagtataglay ng eros, philia, storge, at agape, eh mas malawak po, mas malamang po sa atin yung agape. Agapao ang dapat nating pag-ibig. Meaning to say, agapao means sacrifice, paglilingkod, pagkaalipin sa kanyang minamahal. Dapat yun ang pag-ibig na utos ng Panginoon sa mga kalalakihan. 28, ang sabi sa 28, gayon din naman nararapat ibigin ng asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling katawan. Dito mo, kinumpara sa ating sariling katawan. Ikaw ba mayroon kang damdamin sa sariling katawan? Ang pugi-pugi ko talaga. Ha? Sino nga ba yung umiibig sa sarili at namatay siya dahil tumingin siya sa fountain, nakita niya yung kanyang anino? Gusto niya yakapin, sino ba yung sa myth na yun? Narcissus? Marami pong mga taglay ng pag-ibig, self, ano?
No, umiibig sa sarili. Tayo po ay talagang nag-iingat ng ating sarili, hindi natin ito sasaktan. Why? Yun ang udyok ng pag-ibig na huwag nating gutumin, huwag nating saktan, huwag nating dalhin sa kasamaan, huwag nating dalhin sa sabungan, huwag nating dalhin sa alak. Kasi we respect our body. So, yun po yun. So, ganun din ang mga kalalakihan. Tayo po'y bahagi ni Kristo. Kaya pangatlo, mga kapatid, langit ay nasa tahanan dahil ito'y kinumparad natin sa iglesia at kay Kristo. Verse 32 to 33. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit, ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayon man, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Wow. So, kung ang isang pamilya natin ay pinagharian po ng prinsipyo ng iglesia sa loob, ay siguradong tahanan. Pero kung wala po ang pagpapasakop ng mister at pag-sakripisyo ng mister sa kanyang asawa, ano marinig nyo sa loob ng bahay? Pisting bahay to, demonyo. Hindi langit. Di ba? Away palagi. Napaglasik kayang umuwi sa bahay na ito. Mga anak dito, walang galang. Anong nakikita? Hindi langit. Si Satanas at ang demonyo ang nakikita sa bahay. Kaya tahanan, pinaka mataas na patotoo sa buong o sa ibabaw ng lupa. So, ganun din ang iglesia. Para ma-develop ang pagiging membro ng langit sa ating tahanan, ay pumunta tayo sa iglesia sapagkat diyan natin makukuha ang totoong sustansya ng ating pagiging kabahagi ng langit sa pamilya. The church is the pillar and ground of all truth. Dito natin matatanggap ang mga aral. Dito natin matatanggap ang rebuke. Dito na matatanggap ang discipline. Dito tayo mahuhubog kung sino tayong dapat maging mister, maging missis, maging anak, maging empleyado. Dito po sa church. Kaya nga, kung paanong iniligtas ni Kristo ang iglesia, hindi dahil sa may damdamin siya sa mga tao, hindi dahil nakikita siya, naakit siya sa mga kagwapuhan, kagandahan ng babae. No. Inudyukan siya ng kanyang gawa at ang gawa ay katuwiran. Kaya kailanman itong tanim natin, pag sinabing God is love, ibig sabihin natin, ang Diyos ay matuwid. Kung tayo pinaparusahan, Diyos ay matuwid. Kung tayo napilayan, Diyos ay matuwid. Kung tayo'y binomba, Diyos ay matuwid. Hindi siya maring magkamali. Ngayon, pag sinabing ikaw, nangangalun niya, nakakasala ka ng rape o ano pa man, fornication, God is love? Anong klase yan? Anong klaseng Kristiyano yan? Kaya nga, itong problema sa church. Maraming mga nanganganat sa maling aral sa kamunduhan dahil kulang po sa pag-aaral sa loob ng iglesia. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, masasabi kaya nating ang inyong tahanan ay langit at ang langit ay nasa inyong tahanan? Tayong ama dapat sumusupil sa ating mga anak sa sunod nating pag-aaral yan. Dapat sumusunod sila. So love and submission. Ibig sabihin ng love, sacrifice and submission equals heaven. Sa tahanan. Sa mag-asawa pa lang yan, mga kapatid. Tandaan, ang tahanan ang pinaka the best na testimony sa mundo ng Diyos ay nananahan sa ating mga buhay. Napakaganda po na ang langit ay nasa loob ng ating tahanan at ang ating tahanan ay langit. Napakaganda po testimony.
na bawat isa, bawat isang miyembro ng pamilya ay tahanan mismo ng Espiritu Santo. Dapat maging tahanan ang buhay natin ng Diyos. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapong ito sapagkat, Lord, ipinakita ninyo kung gaano po kahalaga ang magkaroon po ng Kristiyanong tahanan sapagkat dito po makikita ang tanda ng kalangitan na hindi namin asahan, hindi namin magiging opyo pang gamot ng aming kalungkutan, ng aming kahirapan, kagutuman ang mangarap na langit sa langit, kundi makikita namin ito sa aming tahanan. Maranasan namin, ma-experience namin ang langit kung bawat isa ay mayroon pong harmony sa isa't isa't pagkakaisa. Nawa po, bawat tahanan namin ay magiging isang harmonious na home. Salamat po in Jesus' name. Amen.